Sa isinagawang analysis ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, hindi lamang tubig ang may halong langis, maging ang mga lamang dagat na apektado na rin ng oil spill mula sa lumubog na barko na MT Princess Empress. Kumuha ang BFAR ng sampol ng tubig at mga lamang dagat sa bayan ng Nauhan, Pola, Pinamalayan, Bansud, Gloria, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Nadiskubre din na mayroong low-level na polycyclic aromatic hydrocarbon sa mga isda na ginawang sample ng BFAR. Because may nakikita pa rin sa atin pong mga laboratory analysis na meron pa rin mga traces of oil and grease. No? So mas mahirap na ipatuloy natin and later on ang nakakadelikado naman, dangerous to the human health. Kung kahit mas pinalawig pa ang pagpapatupad ng fishing ban sa mga apektadong lugar. Sa kabila niyan, pinawi naman ng Department of Agriculture ang takot ng publiko sa posibilidad na magkaroon ng malawakang kakulangan sa supply ng isda. Ay, hindi naman. Kasi open season na nga naman ngayon eh. So, kung mga areas na ito na affected, malaki pa rin yung areas natin na pwedeng mangisda. Samantala, umabot naman sa 6.4 million pesos ang naipamahaging livelihood assistance sa mga mangingisda na naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.